si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kumbinsido right. ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. No? In similarities, hindi natin matatanggal eh. No? Mm-hmm. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application for special investors resident visa. Magandang araw, hapon o gabi sa lahat ng mga manonood natin dito sa Joe Malone TV. Inilalatag na ang mga kaso na isasampa sa darating na Biyernes kay suspended Banban Mayor Alice Guo. Mga criminal charges at non-bailable ang mga ikakaso. Yan ay ayon sa PAOC o ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ani ng tagapagsalita ng PAOC kung bakit sa Biyernes pa ay inilalatag at pinag-uusapan pa ang mga posibleng ikakaso laban kay Mayora. Samantala, may bagong nadiskubre at nilahat si Senator Sherwin Gatchalian na posibleng si Guo Huaping at Guo Alice Leal ay iisang tao lamang. Ayon sa pag-iimbestiga at dokumento na nakalat ng senador na galing sa Board of Investment kung saan sila yung nagbibigay ng Special Investors Resident Visa. Ito raw ang ginamit ng mga magulang ni Mayor Alice para maglabas-masok sa ating bansa. At kasama din ang mga anak nito. At dito rin lumabas ang passport ni Guo Huaping na pinaniniwalaan ng senador na ito rin ay si Alice Guo dahil na rin sa magkahawig na magkahawig ang larawan na andirito. Okay. So sir, tungkol dun sa na document na na-present nyo na posibleng ito yung tunay na identity ni suspended Banban Mayor Alice Guo. Sir, ano yung way para ma-validate na talagang siya yon? Unang-una, kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kumbinsido right. ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. No? In similarities, hindi natin matatanggal eh. No? Mm-hmm. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application for special investors resident visa. Kumbinsido ang senador na si Guo Huaping at si Alice Guo ay isang tao lamang. Napagtibay pa ang hinala ng senador dahil nakasulat sa dokumento ng Board of Investment na ang nanay ni Guo Huaping ay si Wen Lilin. Kung ayun yung matatandaan na si Wen Lilin ay kasama sa halos lahat ng dokumento ni Mayor Alice Guo. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin. Yun yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Doon sa application nila for Special Investors Resident Visa, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. No? At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. No, nakasulat doon 58 T. Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo families. Dagdag pa ng senador, kung pagtatagpiin lahat ng investigasyon at dokumento, makakakuha ka ng idea na kaya hindi maikwento ni Alice Guo ang kanyang karanasan sa pagkabata sa kadahilanan na hindi naman talaga siya lumaki sa ating bansa. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuuan na storya, dahil dumating dito si Guo Huaping ng 13 years old, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records. Eh. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen Filipino citizenship ay yung Peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Guo. At walang matrace na birth registration dahil hindi naman talaga siya pinanganak dito. Ani ni senador na dumating si Alice Guo sa bansa noong siya ay 13 years old at gamit pa daw ni Alice Guo ang kanyang Chinese passport. So, in other words, pagtitignan mo yung kabuuan storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So sir, can we say wala nang lusot si Mayor Guo dito? Ako,
malinaw na si Go Hopping, mm-hmm, ay si Mayor Alice Go. At magbe-verify pa kami ng mga ibang information, mm-hmm, para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Go Hopping at si Alice Go. So once na ma-establish, sir, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Go at ang kanyang pamilya? Well, unang-una, yung birth certificate system natin, linabag nila. Sinabi ko nga, binaboy nila yung late registration, mm-hmm, para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, mm-hmm, pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo for public office. Dagdag pa ng senador na lahat ito ay base sa dokumento na nasabing Bureau of Immigration at hindi ito haka-haka lamang. 2008 to 2011, dalawang passport daw ang ginagamit ni Mayor Alice Guo. Until 2011, Filipino passport na ang ginamit ni Mayor Alice Guo. At kung titignan natin kabuuan, na nakakatakot rin yung nangyari dahil with this late registration, mm-hmm, nakatakbo. Talagang nanalo. No? Sabi ko nga, naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na daladala niyo yung fake birth certificate niya. Mm-hmm. No? At ang nakakatakot dito, baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas. Eh. Hindi lang natin alam ngayon dahil hindi high profile. At kung mapapatunayan na siya nga ay nagsinungaling, lalong-lalo na sa mga hearing netong nakaraan, magagamit ito sa pag-file ng co-warrant of case para mapatanggal siya sa pwesto. Sapagkat mga tanging Filipino lamang ang pwedeng tumakbo sa public office o lingkod bayan. So ito rin ba hawak na rin ng Office of the Solicitor General para dun sa magagamit nila dun sa co-warrant of case? Against? Magagamit nila yan. Ang aking panawagan sa Office of the Solicitor General, kumuha na ng official documents, kasi ito pinadala sa Senate, sila mismo kumuha ng official documents from the Bureau of from the Board of Investments, from the Bureau of Immigration, para official yung hawak nilang dokumento. Mm-hmm. Although itong si Mayor Guo sa pamamagitan ng kanyang abogado, dinideny niya yung documents na hawak niyo, sir. Yeah, dahil ang narrative nila, nabuntis nung kanyang ima yung kasambahay. Mm-hmm. Yun ang narrative nila. But if you look at the four late registration birth certificate, meron na apat eh. Mm-hmm. Kay Alice Go, kay Sheila Go, kay Simon Go, kay Wesley Go. Pare-pareho yung nanay, si Amelia Leal, in those four birth certificate, late registration birth certificate. So ibig sabihin, apat na beses na buntis yung kasambahay. Mm-hmm. No? So by that alone, parang magdududa ka, diba? Na apat na beses nabuntis yung kasambahay nila at ipinganak apat na yung magkakapatid na yon, no?